You know what's up sa inyong mga sangkay. I'm back again. Once again, I'm Sangkay Janjan, isang millennial vlogger. At kung bago ka pa lang sa ating channel, ano pang hinihintay mo? Please subscribe my YouTube channel and click the bell notification. At shoutout po sa lahat ng mga sangkay natin dito na lagi pong nag-aabang ng mga video natin. Shoutout po sa inyong lahat, lalong-lalo na yung mga laging nagko-comment, mga sangkay, mga nag-share ng videos natin. And today mga sangkay, may pag-uusapan po tayo. At isa ito sa mga mahalagang topic na gusto kong matalakay ngayon, mga sangkay. So, sa walang pagtatagal mga sangkay, umpisahan na po natin to para mas mapabilis po yung oras. Ang pag-uusapan po natin ngayon, mga sangkay, ay patungkol sa martial law ang nagligtas sa Pilipinas. Bata pa lang ako mga sangkay, namulat ako na ang martial law ay isang masama. Kaya nga, I hate Ferdinand Marcos before. Saludong-saludo ako before sa mga nakatalo kay Ferdinand Marcos. Dahil po yan sa itinuturo sa mga eskwelahan, sa mga universidad, patungkol sa martial law. Na ang lumalabas sa martial law, eh masama po talaga is pag sinabing martial law, nakakatakot. So lahat po tayo, lalong-lalo na sa mga kapwa ko millennial, mga sangkay, na buhay tayo, na nalaman natin sa mga eskwelahan natin na ang martial law daw po ay isang masamang bagay. Masamang salita, masamang action ng government ang magdeklara ng martial law. Pero sa tinagal-tagal ng panahon, mga sangkay, syempre, nagkakaroon naman tayo ng sariling isip, sariling pagsasaliksik. Then nakita natin kung ano talaga ang totoo. Na ang martial law pala talaga ay isang mabuting na ideklara sa ating bansa. Na dapat nga sana i-celebrate. Kung tutuusin, kailangan po talaga ng holiday for martial law declaration. Ang martial law po talaga ang nagligtas sa ating bansa mula sa panganib ng komunista, pananakop ng komunista noong 1968 to 1970s pataas mga sangkay, na kung saan kung hindi po naideklara yung martial law, talagang yung Pilipinas ngayon nasakop na po ng komunista. At tumingin na lamang po kayo sa North Korea, yun po ang isa sa mga halimbawa ng communist country. Ang North Korea po, yung sistema nila is communist, na lahat po ng tao is controlled by the government, hindi po makagalaw. Ang weird ng mga batas doon mga sangkay. So sa Pilipinas mga sangkay, ang martial law is, pag sinabing martial law, masama po yun, di ba? Lahat tayo, lalong-lalo na millennial. Alam nyo yan, sa mga school, sa mga universidad. Kasi nga yung mga libro, di ba? Yung mga libro na nababasa natin, masama daw ang martial law. In fact, mababasa din natin sa mga libro na sinasabi doon na Marcos or Ferdinand Marcos ay isang diktador. Pero lahat po ng iyon ay mali talaga mga sangkay. Sa aking pagsasaliksik, nakita ko doon kung ano talaga ang totoo. Ang mga matatanda mga sangkay ay sinasabi nila na mabuti ang martial law. Naging tahimik ang Pilipinas nung panahon ng martial law. Maraming mga magandang proyekto ang naipagawa nung panahon ng martial law. Isipin nyo mga sangkay, nung 1968 nabuo po yung komunista sa Pilipinas. Siyempre, sa tulong na rin po yun ng China. Kasi siyempre, komunista ang kanilang bansa. Natural na gusto rin nila maibahagi yung communist system sa ating government, na maging kagaya po ang sistema sa kanilang lugar. At nangyari nga po mga sangkay, noong 1968 nabuo po yung Communist Party of the Philippines. Kahit yung mga matatanda mga sangkay, sinasabi nila na ang martial law po ay isang mabuting deklarasyon ni Pangulong Marcos, even Eddie Garcia. At ito, lagi ko itong binabanggit sa mga video ko. Kahit si Eddie Garcia ay sinasabi po niya talaga na noong panahon ng martial law, hindi naman po siya nakaranas ng hirap, nakagaya ng sinasabi ng mga na-torture daw sila. Dahil actually mga sangkay, ang torture noon ay gawa-gawa lamang po ng mga komunista. Sila-sila lang mismo. Yung iba nga, ayon sa mga matatanda, na nagsasabi na minsan daw nagsusuot po ng pangsundalo yung mga komunista para i-torture yung mga civilian noon. Tapos, papalabasin na ang mga militar ang may gawa mga sangkay. Pero ang katotohanan mga sangkay, noong panahon ni Pangulong Marcos, maayos po yung pamumuhay ng mga Pilipino. Take note mga sangkay, ito pa ang gusto ko lang iklaro. Kasi ang media sa Philippines is pinapalabas nila na halos buong panunungkulan ni Ferdinand Marcos is buo yun martial law. Ito mga kapwa ko kabataan, take note nyo to. Ang martial law po ay naideklara noong 1972 at nag-end po yun noong 1981 mga sangkay. Ganun lamang po ang haba ng martial law. Hindi po buong term ni Pangulong Marcos is martial law. Yun kasing pinapalabas ng mainstream media. At bukod doon, sinasabi nila na masama ang martial law. Sa ating mga kabataan, ang akala natin noon is buong panunungkulan ni Pangulong Marcos from 1965 to 1986 mga sangkay, puro martial law. Pero hindi po yun. Nadeklara lamang po ang martial law noong 1972 kasi nga po, kailangan. Hindi po para ma-extend yung pamamahala ni Pangulong Marcos. Pero kailangan ideklara. Kasi isipin yung mga sangkay, kung hindi siya magdideklara ng martial law, anong mangyayari sa Pilipinas noon? Malamang mga sangkay, naging komunista ang ating bansa. Ngayon, hindi tayo malayang nakakapagpapalabas
nakakapagsimba, hindi tayo malayang nakakapag-Facebook, hindi po tayo malayang nakakapasyal sa mga gusto nating lugar, sa mga mall, mga sangkay, dahil communist country na sana ang Pilipinas natin ngayon. Pero dahil po sa martial law, inailigtas po ang ating bansa. So dapat lamang po talaga mga sangkay na madeklara ang martial law at that time kasi need po ng ating bansa. Yun po yung tayo kasi mga sangkay, iba yung paniniwala natin dati. Ito ang paniniwala natin before sa martial law. Na buong akala natin hanggat andyan yung mga Marcos may martial law. Hindi po ganun. Naideklara lamang po ang martial law dahil po kinakailangan ng ating bansa dahil nga po sa pananakop ng komunista. Yung Communist Party of the Philippines ngayon walang wala pa yan kung titingnan natin yung buhay noon mga sangkay. Ibang iba po ang kalagayan noon. Ito pa nga guys, kung masama ang martial law, after Ferdinand Marcos yung sumunod sa kanya mga sangkay, nagkaroon po ng pagbabago ng ating mga batas o constitution. Pero bakit hindi po tinanggal yung martial law? Kasi nga po, kailangan na kailangan yan ng isang bansa, kapangyarihan mula sa mataas na leader na siyang magdideklara ng martial law sakaling mayroon pong malaking banta sa ating bayan. Ito nga, basahin po natin yung definition ng meaning po talaga ng martial law. Ito sa Merriam-Webster. The law administered by military forces that is invoked by a government in an emergency. Take note mga sangkay, emergency. At that time, mayroon po talagang emergency call from our government. That's why nagdeklara ng martial law. Kasi nga emergency yun. Dahil kung hindi siya magdideklara ng martial law, malamang may invade ang buong Pilipinas ng komunista. At pag na-invade mga sangkay, mas malaking gulo yun. Okay? Mas malaking gulo para sa ating bayan. That is invoked by a government in an emergency when the civilian law enforcement agencies are unable to maintain public order and safety. Ito ha, unable to maintain public order and safety. Yun, mga sangkay, yun yung meaning ng martial law. Ang akala kasi natin noon ang martial law is, yung meaning ng martial law is evil, a work of Satan, work of the devil, dictator. Yun yung meaning natin ng martial law. Pero kung titingnan natin mga sangkay yung full definition ng martial law, ibang iba. May halimbawa pa ngayon. For example, the government has imposed martial law throughout the city to stop the riots. An area placed under martial law. Riot pa lang yun mga sangkay, di ba? Sabi dito, ito, Merriam-Webster to. Riot pa lang sinasabi dito sa example na to. How much more sa Pilipinas? It is more than riot, is more than bomb scared mga sangkay. Isipin nyo na mga sangkay yung gera sa Mindanao. Wala pa yan. Isang pagkakamali lang ng government noon. Possible makontrol ang buong Pilipinas ng Communist Party of the Philippines and then mapabagsak sa mga kamay nila at ang sistema ng ating bansa ay mababago na instead na democracy, magiging communist ang system. Ang martial law ang nag-defend sa ating bansa. Kung bakit ka po ngayon nakapag-Facebook, nakapag-Twitter, nakapag-Instagram, North Korea po wala po niyan. Wala po sanang YouTube ngayon, controlled by the government, everything mga sangkay. Wala pong liberty, wala pong freedom. Kaya nga lagi kong sinasabi to, na si Ferdinand Marcos yung ama, o tunay na ama ng demokrasya, pinagtanggol niya ang ating bansa from Communist Party of the Philippines na dapat sana guys ngayon komunistang sistema na ang ating bansa. Wala po sanang Catholic ngayon, wala pong Muslim ngayon, wala din pong born again Christians ngayon sa ating bansa. No religious freedom mga sangkay. Kasi nga communist ang sistema. Kailangan natin i-celebrate yung martial law kasi ito po talaga yung nagbigay sa atin ng freedom na until now tinatamasa natin yung democracy. Meron po tayong kalayaan ngayon gawin ang kung ano ang trip natin mga sangkay, wag lang yung mga masasamang bagay. So kung tutuusin mga sangkay, dapat may holiday talaga yung martial law. Isipin nyo to guys, na lahat ng Pilipino ay nagse-celebrate ng martial law dahil po sa kalayaan natin sa mga komunista. Kasi po yung South Korea, mga sangkay, nagse-celebrate sila. Hindi po sila na-invade ng sistemang komunista mula sa North Korea, mga sangkay. Dito sa Pilipinas, iba eh. Ang martial law ay masama. Ang martial law ganito. Ang martial law ay demonyo. Bakit natin hindi ituon sa katotohanan? Kung ano talaga ang kahulugan ng martial law sa ating bansa? Na ang martial law po ang nagligtas sa ating mga Pilipino mula sa panganib ng komunista na kung wala ang martial law, wala pong kalayaan ang ating bansa ngayon. So yun guys, marami pong salamat sa inyong panonood. Thank you for watching. And again, this is Sangkay Janjan. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, paipindot mo na yan. At paiklik din po yung bell notification mga sangkay. So ayun mga sangkay, hanggang dito na lamang po. Lagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. Kahit ano pa ang nagawa mo, kahit ano pang kadumi ng buhay mo, mahal ka po ng ating Panginoong Diyos. God bless.